Hello mga kabayan, si Mr. Tosco to po ito ng www.gbsolace.com. Mga kabayan, pag-uusapan po natin ngayon itong tungkol sa property na binibenta ng PNB. Mga foreclosed properties na binibenta ng PNB sa napaka-cheaper, sobrang cheap na halaga, no? Isusum ko po ito para mas makita natin ng maayos. Ayan, ito po. Yung mga property po na binibenta ng PNB for as low as 15,000 para sa mga lupa to 150,000 na mga foreclosed properties. It's either lots po ito na nasa loob ng subdivision, farm, at residential area or commercial area. Tingnan po natin dito, ano. Ang mga lugar po na nandito na nakasaad kung saan mga property na itong binibenta ay Pampanga, Bulacan, Cagayan, Isabela, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Rizal, Bataan, nasa BICOL region, particularly sa Camarines or Camarines Norte, Northern Luzon. Makikita po natin diyan mayon Pangasinan, mayong Ilocos Norte, Visayas, mayon pong Negros Occidental at Negros Oriental at ibang pang parte ng Visayas like Bacolod. And then sa Mindanao, particularly sa Davao region, okay? Ito po yung mga binebentang property ng PNB ay mabibili natin through PNB Special Assets Management. Ito po yung kanilang contact number. Bawat lugar po mamaya, bawat rehiyon ay mayroon po siyang sariling contact number. Okay? So kung sinong tatawagan, sinong i-email, at sino po yung pupuntahan doon sa PNB office nila, makikita po natin yan. Okay? Kagaya po dito, andito po pala yung mga download na mga forms kung kayo po ay interested sa property. Client information at saka purchase proposal. Okay? So, for individual buyers, kailangan po ng duly accomplished buyer's information na form, latest income tax return or certificate of employment or certificate of deposit kung mayroon po kayong deposit sa banko. Yun po yung mga papakita ninyo. Kung hindi po kayo available personally na pupunta sa pag-ibig at inyong representative lang, ay kailangan po ninyo ng special power of attorney. At kailangan din po ninyo ng ID cards at saka passport or passport. It's either sa dalawa na yan. At ito po yung contact number ng Special Assets Management Group Marketing ng Marketing Department ng PNB. Okay? Ayan po sa screen. Now, kung kayo po ay pupunta ng Cagayan area o bibilin po kayong property na within Cagayan Valley area, ang kanila pong branch ay nandito, Santiago branch. Ito po yung contact number, si Mr. Alan Anthony D. Cadang. Yan po yung kanyang contact number. Sa Central Luzon, si Mr. Wilfredo Litan. Okay, hindi ko na po babasahin sa isa. At mayroon po silang Central Luzon, Northern Luzon, Luzon area, which is nasa Lipa, Luzon 3, San Pablo. Sa Bicol po na nasa Naga branch. At Negros ay nasa Bacolod City, Panay Iloilo City, ang Cebu Bohol area ay nasa Cebu City, yung Samar Leyte area ay nasa Tacloban, at sa Northern Mindanao ay nasa Cagayan de Oro branch, Southern Mindanao ay nasa Davao City, Western Mindanao ay nasa Zamboanga City. Okay, ito na po yung mga property, isa-isa na po natin, ano? Lakihan pa natin para mas ma-zoom pa siya masyado. Ayan. Here are the list of PNB acquired assets or foreclosed properties for sale. Sa Pampanga, kung makikita po ninyo, nasa Purac, Pampanga, 320 square meter, 32,000. Mayroong 28,000. 280 square meter po yan, ha? Nasa Pampanga po. Hindi ko lang masyadong naintindihan kung ano ibig sabihin ng other categories o lahar kugon area. Posible pong may mga lahar po dyan. Pero tapos na po yun eh. Ang tagal na po doon ng Mount Pinatubo. Pwede nyo pong puntahan o inquire mismo dito sa
representative ng Pag-ibig sa Pampanga area kung ano po yung property na ito at kung gusto po ninyo makita at bisitahan. Mayroon pong 264,000 which is 26,400 which is 264 square meter. So lumalabas po ito na 312 square meter, 31,200. So bang napangamura ng property, ano po? This is in Pampanga. Meron din po sa San Jose Tarlac, 632 square meter, 91,640. 710 square meter, 102,950. This is in San Jose Tarlac. Agricultural area daw po ito. Meron din pa parang subdivision, lot 6 block 5 lot road, lot 4 Barangay Aguso, Salvador Tarlac. This is an agricultural and lot area, 387,000 square meter. 387 square meter, 154,000. So parang nasa loob ito ng subdivision. Meron sa Concepcion Tarlac. Okay? Meron sa Cagayan, 942 square meter, 32,970. Sobrang murang-mura, no? Ito po, Alacapan, Cagayan, 599 square meter, 14,975 or 15,000. Grabe, sobrang mura nito. Lalo, Cagayan, 118,720. For 3,392 square meter na residential or vacant lot. So kung kayo po ay nasa area ng Cagayan at Tarlac, Pampanga, pwede nyo pong makita ito. No? Sobrang mura po. Ang link po ng property, ilalagay ko po dito sa ibaba. At saka dito na po sa screen, ilalagay ko na rin po mismo para kita po ninyo yung property at ma-scroll po ninyo mismo. At mabalikan po ninyo kung sino po yung mga kukontakin ng mga tao. Meron po sa Calabarzon area o Bataan area, Rizal Province, meron pong 54,800 pesos. Meron 60,000. Nasa Maribilis, Bataan. Bagak, Bataan. 60,600 square meter. Ang mga properties po na ito ay kailangan ninyong puntahan o kausapin yung particular na mga representative sa Pag-ibig po mismo. May nakalagay po silang property representative sa area kung saan na malapit po sa mga lugar na ito na binabenta. So sa Rizal Province pa rin, 111,284, 428 square meter. Maribeles, Bataan, 317 square meter, 95,000. Rizal Province pa rin po, 13,554 pesos. Ito po ay nasa loob ng subdivision, Lot 8, Block 10, San Rafael Golden Village Subdivision. Bakit kaya sobrang mura ito? Probably this is 12,960. Yes, 12,960 for a 240 square meter lot area. Lot 31, Block 9, San Rafael Golden Village Subdivision, Montalban, Rodriguez, Rizal Province. So sa Rizal po yan. Grabe, sobrang mura ng property. Kung kayo po mga kabayan ay naghahanap talaga ng property na medyo malapit-lapit sa Manila, pwede po kayo sa Rizal Province o pwede sa Bataan. Ito po, Bataan, 106,800, 356 square meter. This is a mixed classification, residential or pwedeng agricultural. So yan po yung mga property within Bataan and Rizal Province area. Punta tayo sa Bicol region. Mayroon sa Camarinesor. What? 3,715? Baka kulang po ito ng zero, ano? Baka po ito ay 37,150. Tanong po natin sa Bicol area kung ano po yung mga property na ito na agricultural area siya. 45 square meter. Sobrang murang-mura po, ano? Ito. Residential at vacant lot. Nasa loob ng subdivision po ito ay nasa loob ng
Lot 19, Block 1, Barangay San Joaquin, Mercedes, Camarines Norte, 171 square meter, 139,000. Okay, marami po siyang property. Mayon sa Legazpi City, Albay, 180 square meter, 108,000. Camarines or, mayon pa rin po. Okay. Oy, may naligaw. Negros Occidental. Dapat po yan sa Visayas. Mayon sa Birak, Catanduanes. Camarines or pa rin. Now, Northern Luzon. Abra, Pangasinan, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Pangasinan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, Cabanatuan City, Pangasinan, Quirino Province. Yan po yung mga property ano, na binibenta within Luzon area. Scroll down further, makikita natin yung mga properties na binibenta sa Visayas. Mayroon sa Southern Leyte, Northern Samar, Negros Occidental, Negros Occidental, Bacolod City mismo. As low as 120,000, 162,000. Duenas, Iloilo City, 118,000. Capiz. Mayroon po sa Pilar, Capiz. And lastly, Mindanao, mayon po sa Davao Oriental, as low as 150,000. Zamboanga del Sur, as low as 59,000. Surigao del Norte, 27,000. Mati Oriental, Davao Oriental. Ayan po, yung mga property. Nasa loob po ito ng subdivision kasi Lot 1, Block 5, Lower Capayas, Machao, Sibala, Village, Mati, Davao Oriental. Mayroon din po sa Hingog City, Misamis Oriental. Mayroon sa Sultan Kudarat. Gloria, Mindoro Oriental. This is supposed to be in Luzon. Parang Maguindanao. Ozamiz City, Camiguin. Mayroon po sa Camiguin. Lanao del Sur, Zamboanga del Sur. Occidental Mindoro. Nandito na naman ang gumagawa nito. Ano? Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Mati, Agusan del Sur. Ito po yung mga property sa Mindanao. Okay? So, buksan na lang po natin yung link, which is gbsolids.com/2019/10/pnb-foreclosed.html. Okay? Tingnan po natin. Yan po mga kabayan, yung binabenta ng property ng PNB, sobrang cheap po talaga, napakamura. At andyan po yung mga contact number ng mga taong kukontakin po ninyo kung kayo po ay interesado sa property at kung paano po yung proseso para po bumili o bibilhin yung mga narimata ng mga properties na ito ng PNB.